Viral ang CCTV footage na yan ng pang-hold up ng anim na lalaki sa isa pong restaurant sa barangay Anabu 1D sa Imus, Cavite. Naka-helmet ang ilan sa mga salarin at armado ng baril. Hindi na nakapalag ang nagulat ng mga customer. Nalimas ang kanilang pera, cellphone, bag at ilang mahalagang gamit. Ang update sa insidente niyan, abangan dito lang sa Balitang Hali. Arestado na ang isa sa anim na suspect sa viral na pang-hold up sa Imus, Cavite. Ayon kay Imus City Police Chief Lieutenant Colonel Jack Angog, meron ng, na rin silang person of interest. Papagulungin na rin daw ang pagsasampa ng kaso. Ngayong araw, 8 ang naging biktima sa pang-hold up na yan na nangyari sa isang kainan. Tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. At update po tayo sa nangyaring pang-hold up sa isang kainan nga sa Cavite at sa panukala ng mga senador na higpitan ang screening process sa mga pulis. Sa gitna ng mga balitang yan, nakasala ngayon si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Opo, unahin na natin itong nahulikam na pang-hold up ng anim na armadong lalaki dyan po sa isang kainan sa Imus, Cavite. Ano pong latest sa pagtugis sa mga suspect? Kasalukuyan pong nasa prosecutor's office yung mga personnel po ng PNP para po mag-file ng kaso for robbery dito nga po sa anim na suspect. At isa po nga dyan ay nahuli na po kahapon at kasalukuyan po tayong nagkakandak ng follow-up operation para ma-arrest rin po yung remaining at-large suspects po. Mm-hmm. Ano pong reaksyon na may-ari ng restaurant? Kasi sa mga paunang ulat, medyo natagalan yung pagre-report dito sa incidenting ito. Nag-respond din naman kaagad yung ating mga pulisir at napakalaki po ng tulong ng mga biktima po dahil sila po yung naka-identify. Immediately after ma-receive po nila yung report po ay nagsagawa kaagad sila ng hot pursuit operation at kasama po doon yung pag-check po nila ng mga CCTV. At isa nga po doon sa CCTV footages na nakuha nga po ng Cavite Police ay ito nga po motor na ginamit po ng isa sa mga suspect at base sa ating coordination po sa LTO ay na-find out po natin yung may-ari nito at na-locate po natin kung asaan itong suspect na nag-positive naman po doon sa mga ebidensyang hawak po natin. Kasama na rin po yung positive identification ng isa doon sa mga biktima po. Meron po ba tayong amount sa nakuha sa mga biktima at pati ba yung establishment kinuha yung kanilang pera? Yes po sir, pati po yung pera po ng establishmento ay kinuha more or less nasa 18,000 po ang nakuha po ng mga suspect kasama na rin po yung kinuha po dun sa cashier. Mm-hmm. Para po sa kaalaman natin mga manonood kung sakaling maipit o makakita ng ganitong sitwasyon kung saan armado yung mga suspect, ano po yung kailangan gawin? Ang lagi po nating paalala dyan ay huwag po nating mag-attempt na lumaban po at kung pera lamang po, mga cellphone po yung kailangan po ay kusa na po nating ibigay po doon, huwag po tayong maglaban. Pero kung makaka-identify po kayo na mga possible na mapagkakilalanan po ng suspect, tignan nyo po yung mga suot, yung mga height, kung matatandaan po natin. Pero huwag po tayong lumaban dahil mas importante po na maisalba po natin yung buhay natin. Malagang paalala po yan. Mapunta naman po tayo sa panukala ng mga senador na higpitan yung screening process sa mga pulis, lalo na yung neuropsychiatric exam. Paano po ito tutugunan ng PNP? Bukas po ang PNP po sir sa panukala po na reviewin po itong kinakandak po nating neuropsychiatric examination para po sa mga papasok po sa PNP. At as it is po ay mahigpit po yung ginagawa po nating sa neuro evaluation po doon po sa mga pumapasok pati na rin po doon sa mga nasa loob na po ng PNP. Of course, ang background po nito yung pagkakasangkot ng mga pulis sa iba't ibang krimen at of course yung nangyaring insidente kung saan nabaril yung isang pinaghinalaang suspect. Ilang beses po bang binibigay yung neuropsychiatric exam sa mga pulis? Ang sabi po kasi ni Senator Tulfo, pare-pareho lang daw yung tanong o kaya binabalik-baliktad lang kaya namememorize na raw yung sagot. Ano po yung masasabi nyo rito? Nire-respeto po natin, sir, yung mga pananalita po ng ating gagalang-galang na senador. Pero sa ATSA, for your information, sir, ay iba-iba pong step po ng neuropsychiatric examination po at evaluation na binibigay ng PNP. Kung ikaw po ay papasok bilang patrolman, ay iba po yan sa binibigay po na set of questionnaire kapag ikaw po ay papasok via lateral entry, kung ikaw po ay papasok sa Police Academy. At iba rin po yung set of questionnaires na binibigay pag ikaw po ay sasalang sa promotion. At kapag kami mga promotion cycle po tayo ay
ay mandatory po na tayo po ay sasailalim po sa neuro exam po. At syempre po, doon sa mga schooling and training ay nagsasagawa din po tayo ng mga neuro examination. At iba-iba po itong mga sets of questionnaires po na ito. At even po doon sa application po para sa pagpasok po ng PNP, ay iba-iba din po. Kung ngayon pong recruitment quota, ito po yung set of questionnaires. Sa susunod po na recruitment quota, ay iba rin po yung set of questionnaires na ibinibigay po. Mm-hmm. So talagang every step of the way, meron pong pinagdadaan ng neuropsychiatric exam yung mga police. Meron ho bang na-weed out talaga rito? Meron talaga natatanggal dahil sa exam na ito? Marami po tayong hindi natatanggap na mga, lalong-lalo na sir, doon sa mga aplikante po na papasok po sa PNP. At hindi lamang po yan limited doon sa mga papasok po ng patrolman. Nabanggit po kanina, even yung mga pumapasok pong mga lateral entry, may mga hindi po nakakalusog sa neuro na mga doctors, even lawyers, and even priests po. Nakausap ko po no less than yung chief po ng neuropsychiatric department po ng PNP Health Service ay napakahigpit po ng ginagawa po nilang screening dito. Dumadaan po muna yan sa mga written examination, may mga logical examination, at even po yung emotional intelligence examination. At pagkatapos po nun ay sasailalim po sila sa face-to-face interview po bago po tuluyan na ma-recommend po sila for the next phase po ng recruitment. Pero obviously, may mga nakakalusot. Gaano kadalas ninyo nire-review itong psychiatric exam na ito? Wala pong nakakalusot, Sir Rafi, dahil nga napakahigpit nga po. Nabanggit po nga po, maliban po dito sa mga abstract, yung mga IQ questions po, ay another written exam nga po itong emotional intelligence. At pagkatapos nga po nun, ay dadaan po lahat yan sa dalawang beses po na interview yung po nga mga psychologists. At pagkatapos po nun ay i-review din po ng mga psychiatric doctors po natin na mga eksperto sa ganyan po. At hindi po nila nare-recommenda yung pong may mga nakikita po silang diferensya doon po sa kanilang examination. And of course, doon po sa na-observe po nila during the face-to-face po. At yan naman po ang ina-assure po sa ng PNP po sa ating mga kababayan na napakahigpit po ng ginagawang proseso po pagdating po sa mga neuropsychiatric examination po ng PNP. So yung pagkakasangkot po ng mga pulis sa krimen, wala hong kinalaman dito yung kanilang neuro situation. Yun ang palagay po ng PNP? Tinitingnan din po natin yun, sir, na maaaring part po yun ang gagawin nating investigation kung ito bang mga pulis na ito ay nasa proper frame of mind during the conduct of the police operation. Kaya kasama po yan sa review ng ginagawa po nating policy, lalong-lalo na po dito sa mga nasasangkot. Definitely po ay obviously may nakikita po tayo mga lapses po sa ginawa po nilang police operation. Kaya naman po dito sa ginagawa po nating review ay bahagi po yan. Ito po nga mga status po at condition okay po ng mga mental state po ng ating mga pulis. Okay, sige po. Maiba lang po ako, kumusta yung paghahanda ng PNP sa pagbubukas naman po ng klase sa susunod na linggo? All systems go na po tayo, Sir Rafi, sa ating paghahanda. Bagamat sa ngayon ay patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga school administrator to make sure po na sa darating pong August 2029 ay magiging smooth po yung pagbubukas po ng klase. At asahan nyo po na yung magde-deploy po tayo ng sufficient number po ng PNP personnel natin na tao-tao po dyan sa mga police assistance desk na inilagay po natin sa malapit sa mga eskwelahan. At syempre yung ating mobile and foot patrol po ay patuloy po natin isasagawa yan dahil kailangan din po nating bantayan yung labas at premises po ng eskwelahan para maging ligtas din po hindi lamang yung ating mga estudyante at mga guro, pati na rin po yung mga kaanak po na susundo at maghahatid po sa ating mga estudyante ay magiging ligtas din po. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you po, sir. CPNP spokesperson Colonel Gene Fajardo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.